is nag-aaral lang naman ako ngayon, wala naman iba. So at pero minsan tumatanggap rin ako ng mga guestings and guestings na one day shoot ganun lang. No regular shows. Ako nga pala si Primo. And narinig ko kasi kailangan niyo pa ng isang miyembro. So baka pwede ako. Yung ibang mga pumasok sa showbiz, yung iba gusto nila sumikat. Ako kasi nag-showbiz ako, hindi ko inisip na gusto kong mag-showbiz kasi gusto kong sumikat pa. Hindi naman sa hindi ko na-appreciate, pero hindi ko naman hinahanap-hanap. Nga, cliche na wala kang personal space, wala kang personal life. Pero masaya naman ako na kahit sandali parang nakilala rin ako. Kasi marami naman din akong kilalang tao throughout na nung showbiz career ko. Mas marami akong naging kaibigan sa school kaysa sa showbiz. Ewan ko ba't ganun, parang medyo ironic na parang siguro mas masaya, mas nakikita ko yung mga katulad ko kasi na yun. Kumbaga, diba, hinahanap mo yung mga parang tao ka-vibes mo ganun. Mas marami akong nakita ngayon nung school ako kaysa nung nag-artista ako. First 3 months nung pagpasok ko, may mga nagpapapicture, ganun. Pero after nun, parang nasanay na rin sila na nandun ako. So parang normal na lang din ako dun sa school. Madalas yung mga kablak ko nung first term, konti lang yung kilala sa akin. So parang hindi ko naman kailangan mag-adjust at saka walang special treatment sa kanila. Pero ibang mga profs, yung iba kilala ako. Ang ano lang, inaisip ko lang, kahit naman pagod sa school, masaya naman kasi. Kasi yung mga kasama mo, hindi tulad kasi sa showbiz, medyo okay lang, may bayad pero pagod pa rin talaga. Iba yung pagod eh. Kahit na alam mo yung acting-acting ka, kabisado ka lang. Pero kahit di ka naman tumatakbo po, nagbubuhat. Pero ewan ko, ba't ang lakas makapagod ng isang araw na shoot. Tapos minsan, yun nga, yung pati script, the night before ng taping, tsaka lang bibigay. Tapos ina-expect ng mga, syempre, ina-expect ng mga director and ng mga staff na maayos mo yung trabaho mo. Pero syempre, kakabigay lang sa iyo ng gabi. So, kailangan, yun nga, madalas, yun yung problema kasi kailangan mabilis ka mag-adjust sa kung ano man mangyari. Nung medyo tumatanda na ako, mga 16, 17 na ako, parang sabi ko, parang hindi ito yung fulfilling para sa akin. Yung parang, may gusto kasi talaga ako. Ngayon lang ako nakapag-decide na para sa sarili ko. Kasi dati parang nandun na lang ako lumaki. So parang hindi ko siya, paano ba? Hindi talaga yun yung pangarap ko siguro.